Hi guys, welcome to the Boyd's Vlogs. Today's vlogs, mga guys, sinabi sa akin ng kapatid ko yung motor niya, yung Sniper 150, nag-stack up yung preno sa likod. So yun, para hindi nadalhin sa paggawa, ako lang gagawa. Pwede na! Gagawin ko ngayon. Malamang sa malamang yun, dalawa lang naman ang reason nun, kundi marumi ang babaklasin natin yung caliper para linisin. Malamang yung stock up ang piston or kulang lang mga grasa yung mga yung dinadaanan ng mga brake pads. Ayun, papakita ko sa inyo guys pagka ginagawa ko na. Thank you. A few moments later. Ayun guys, ito. Ayun yung Sniper 150. Okay, yung NMAX ko. At ito nga pala guys, bagong member ng family. What? Ito, ate, si kuya, nakakumot pa, bunso, tsaka yung tsuhin. Ngayon, gagawin natin yung tsuhin. May problema to eh. Stack up daw ang nag-i-stack up ang preno sa likod. Ayan guys, makikita nyo, ayaw umikot. Ginagawa mo. Ang tigas. Yun, narinig nyo? Nalaglag yung brake pads. Oh my God! Kasi tinanggal ko na kanina yung bracket dito. Kasi tatanggalin ko yung caliper eh. Ayan, tanggalin ko na rin itong isa. 3,000 years later. Ligas. Ayun, lumuwag kasi natanggal yung isang brake pads. Sige, mamaya tuturo ko sa iyo. Ang kadalasan kasi nangyari dito, kung makikita, kung ano nyo, heno, ang tigas, stack up siya. Saka yung piston, kung nakikita nyo, yun oh, labas na labas, hindi gumaandumi. Ngayon, ang first na gagawin dito is, para matanggal natin ito ng maayos at para komportable tayo, tanggalin muna natin ito, luwagan natin ito, luwagan natin yung ehe, luwagan natin itong chain adjuster, tapos tanggalin natin yung gulong. Para makalas natin to nang hindi ko na ano na ibibleed. Susubukan ko kung pwede yung hindi ko na ibibleed. Lilinisin ko lang yung mga paligid. Kakalasin ko yung semi piston. Tingnan natin. Pero kung kailangan nating baklasin to, gagawin natin. Pag hindi tumino. Pero kung maayos naman dahil sa marumi lang, edi less trabaho tayo. Okay guys, tatanggalin ko muna yung gulong. Ayun guys, ito, kakalasin ko na yung gulong. Yung gulong muna kailangan nating tanggalin para maaluan tayo dito eh. Para maayos natin ng, para makakilos tayo na maayos. Ito ang kailangan natin, luwagan muna natin itong ehe. Size 19 yata. Oh, sa size 19. Ang tigas ah. Natanggal yan guys. Igutin natin yung ehe. Pag-ugot nito, yun guys, natanggal na natin yung nut dito, yung nut ng ehe. Susunod yung luwagan natin tong chain adjuster 10mm na open wrench. Pwede rin close, pero mas okay gamitin yung open dahil ano to eh, sa labas na. Ganun din dito sa kabila.
Tulugan natin. Sumasama yung isa. Kailangan natin kontrahin. Yun. Kailangan natin lugan to guys kasi pag hindi nilugan to, lumalaban siya dun sa ehe. Hindi natin mahuhugot yung ehe. Medyo matagal-tagal na akong dinakagawa ng ganito kasi yung huli kong motor na dekambyo eh nung panahon pa nagbabayin sila ko. Mga ilang taon na. Pero syempre alam pa rin natin to. So yun guys, ito natanggal ko na yung gulong. Mabilis na natin maayos yung ano, yung preno. Bigat ng gulong ngayon yung start. Naluto oh, biya ko. Yun guys, ito kailangan din tanggalin. Itong tornilyo na to. Anong size yan? 14. Ayan, yun guys, natanggal ko na. Ayan oh. Hindi ko na tinanggal yung ano, matrabaho yan eh. Kung mapapansin nyo, puro kalawang oh. Ito yung piston, tinan nyo, stack up oh, nakatusok lang siya. Tigas oh, ayaw bumalik. Ayaw bumalik ng piston. Ayun oh. Ayaw bumalik. Giniagawa mo. Pag dinidina mo yan, kahit papano oh, bumabalik yan dahan-dahan. Ito, tigas, ayaw bumalik. Saka kung mapapansin nyo, kaya dapat naglalaro ito, gumaganon yan. Pag nag, ang tendency kasi pag nagpreno ka, inapakan mo yung preno, lalabas yung piston. Paglabas ng piston, itutulak na yung dalawang brake pads dito sa kaliwa. Pagtulak ng brake pads sa kaliwa, ang tendency niyan, yung pinaka to, itong pinaka caliper, lalaban yan. Kumbaga, tutulak yung pagganon. Galing ha? Tinan nyo. Pati itong mga ehe, mga ganit, kulang na sa grasa. Ayan, ang tigas o. Pero ayan, lumalabas siya, di ba? Ayun. Ayan o, tuyong-tuyo na guys o. Kasi kaya, bakit kanyo natutuyo ito? Kasi itong caliper, mainit ito. Dapat nga dito copper grease eh. Dapat dito copper grease. Kaya lang, wala namang copper grease na nabibili dito sa atin. Kaya mas maganda nito. Kaya ang gagawin natin, yung grasa na lang na medyo branded. Tapos, lagi na lang, ang mangyari niya, lagi nyo na lang babantayan. Lagi nyo titingnan kung natutuyuan ba ng grasa. Kasi wala tayong mahirap magganap ng copper grease. Dati naganap na ako nun eh. Maski sa mga online store, hirap magganap eh. Puro ordinary. Maski sa auto supply, naganap na ako nun. Hindi nga nila alam yung copper grease. Yun talaga maganda sa preno. Kasi yun, kahit mainit, laban yan. Laban yan. Hindi tulad ng ordinaryong grasa, natutuyo. Pag mainit ang ano. Itong caliper, mainit ito dahil nagpipreno ito eh. Kaya napansin nyo, tuyo-tuyo. Yun. Tsaka yung piston, stock up. Yung piston, kailangan nating baklasin yan. Linisin yung ano, yung cylinder. Yun guys, natanggal ko na yung brake pads. Linisin muna natin to, yung mga paligid. Dumi, puro lupa. Yung piston niya, kailangan ko pa singawin. Kasi singawin ko muna to. Or, dito lang. Para magugod yung piston, kailangan baklasin yung piston. Stock up talaga. Stock up to. Hindi gumagalaw. Stock up talaga. Kailangan natin baba ito. Tapos nga pala, kapalit na rin tayo ng bagong brake pads. Kasi napansin ko, yung luman yung brake pads, baluktot yung frame. Ewan ko, bakit na baluktot yun? Baluktot yung pinakabakal, yung ganito. Kapalitan natin. Kung gagawin nyo ito, siguraduhin nyo. Nilawagan nyo itong filler. Huwag na huwag nyong aapakan yung preno para hindi siya magpatukan ng hangin, para hindi nahirapan pagbalik. Yun guys, update ko kayo mamaya ulit pagka naayos. Basta ganun lang ang gagawin. Kaya niya ito, basic. Magaling muna yung gulong, inisin niya lahat ng paligid na pwedeng possible na madumihan para maglaro siya ng malis. Preno niya ng WD-40, lubricant, lagyan niya ng glasa, pinabilang mo ng glasa. Dapat kapagid kasi walang kapagid, pero pwede na yan. Hindi lang. Yun guys, natanggal ko na yung piston, nalinis ko na. Ngayon, ibabalik na natin. A few moments later. Yun guys, medyo matigas to. Para mapasok natin na maayos, tutulak ko. Yun guys, nakikita nyo. What?
Drink na natin yung mga valve retainer. Ito. Nakakapit na siya, guys. Ayan. Kabit natin ngayon yung bagong, ayan, diba? Kabit na natin yung bagong brake pads. Yung ito, guys, babalikin natin. Kalagyan natin ng grasa. Ito yung tuyo. Ito yung tuyo yung shafting. Ayan, guys, babalik ko na, ha? Yan po, guys. Babalik na ni Pitus. Ayun, swabe na siya, guys. Maganda na yung play. Pagkasa lang natin yung mga sobra. Ayan. Ayan na, guys. Lalaro na siya. Ayan. Ayan, guys, oh. Ayan nyo. Swabe na siya, oh. Swabe na, guys. Oh, shit. Swabe na. Next, guys, is ibalik yung kabit na natin yung bagong pads. Ayan, guys. The next day. Ito, guys, bago ito, nakabit ko na yung brake pads, ito kakabit nyo. Bago nyo ikabit ito, lagyan nyo rin ng grasa. Alam din siya, guys. Saktong higpit lang to, guys, hindi ganun kahigpit. Kasi may takip to, eh. Yan, ito, guys. Ito yung takip. Dito. Make sure na naikpitan nyo na. Naikpit na. Babalik yun yung takip. Takip lang naman. Oop! Takip lang naman to. Pabot nga yung flat screw yun. Sumi yung martillo. Ito. Kapitin natin ito ngayon, guys. Minutes later. Buna natin higpitan. Si a-adjust pa natin mamaya yan. Next na gagawin natin, so nakabit na natin 'yan. Ikabit na muna natin yung ayan, guys, oh, lambot na, gumagalaw na siya. Nakikita niyo ba? May gumagalaw siya. Kanina 'di ba hindi? Stop up. Ngayon, next gagawin natin eh so yun lang, guys. Ayan, tapos na natin ikabit na okay na siya ulit, oh. Hindi na siya naiipit. Sana may natutunan kayo. Basic na basic lang naman. Binisin nyo na, lagyan nyo ng mga grasa. So stock up, eh. So yun lang, guys. Maraming salamat sa inyo. Sana may natutunan kayo at huwag nyo na rin kakalimutan na mag-subscribe sa aming channel. Please like, share, and subscribe para pinag-subscribe mga video namin. Saka, hit nyo na rin ang notification bell. Yun na po. Thank you.